Angel, iba't ibang obra na robot. Ano kaya ang ito-drawing ni Pintado? At kilalanin natin ang kapangalan ni Pintado na isang batang pintor sa kwento na obra pa. Hello! Hello! Good morning sa lahat ng mga batang Art Angel. Oras na naman para lumikha magsa at matuto. Ngayong araw, puro mga robots ang gagawin natin ngayon! Tama! Kuya Tony Pet, nung bata ka ba, mahilig ka rin sa mga robots? Oo! Favorite ko si Voltes! Five! Talaga? Ako gusto ko si Aphrodite. Yung sa, Mazinger Z, yung partner niya. Ah, si Aphrodite! Ah, oo! Tama! Ikaw, Krista, sino paborito mong robot? Si Bumblebee sa Transformers. Uy, cute yun lang yung dilaw. Oo, may kanya-kanya pala tayong paborito mga robots eh. Oh, sige, simulan natin. Okay! Game! Lagi ba kayo nagsasabi ng totoo? Naranasan nyo na ba yung tila naiipit kayo kung magsasabi ba kayo ng totoo o hindi? Tungkol dyan ang kwento natin ngayon. Ang pamagat ng kwento natin? Pintado, ang batang pintor. Orihinal na kwento ni Ogie Rivera. Tampok ang mga obra ni na Benedict Relyama at Ever Lawrence Gutierrez. At computer graphics ni Andrea Toribio. Oh, simulan na natin ang kwentuhan. Sige. Kilala ang Matungaw bilang bayan ng mga pintor. Halos lahat kasi dito ay marunong magpinta. May magsasakang pintor, panaderong pintor, mananahing pintor, at maging paring pintor. Kaya naman sa murang gulang, mahilig na rin sa pagpipinta ang mga bata. Sabi nga ng matatanda, ang mga batang matungaw, may gatas pa sa labi, may pintura na sa daliri. 7 taong gulang na si Pintado. Ang tatay at nanay niya ay pawang mga pintor. Araw-araw, nagsasanay siyang magpinta sa gabay ng tatay niya. Isang araw, nagkaroon ng anunsyong magkakaroon ng malaking paligsahan ng pagpipinta para sa mga bata. 100,000 piso ang premyo. Sasali ka, anak, sabi ng tatay ni Pintado. Magsasanay ka! Gagawin natin ang lahat para ikaw ang manalo! Nagsimula agad ang puspusang paghahanda ng lahat. Tanging ang kiskisa ng mga lapis, canvas at pinsel ang maririnig sa buong bayan. Nang dumating ang araw ng paligsahan, Mistulang Galeria, ang munisipyo nang ipaskil ang lahat ng obra ng mga bata. Isa-isa itong kinilatis ng mga huradong galing sa Maynila. Lahat ay masining, kapanapanabik, makapigil hininga, sabi nila. Pero isang obra ang namumukod-tangi. Ang lahok ni Pintado! Ang pamagat nito ay gutom. Larawan ito ng mga bagong silang na tuta na gutom na sumususo sa kanilang ina. Ba, buhay na buhay ang obra, sabi ng isang hurado. Simbolo yan ng mga batang matungaw. Gutom ding matuto agad sa sining, sabi ng isa pa. Dinumog ng mga tao si Pintado. May gustong bumati, may gustong magtanong, may gustong magpalitrato. Pero ba't kaya parang hindi magawang ngumiti ni Pintado sa kanyang pagkapanalo? Mas makulay pa sa pista ang gabi ng parangal. Dumating si Congressman. Siya mismo ang magbibigay ng premyong 100,000 piso kay Pintado. Saludo ako sa batang ito. Nakangiting sabi ni Congressman. Isa siyang tunay na talentong may pagmamalaki ng bayan ng Matungaw. Lumakas pa ang hiyawan at palakpakan nang igagawad na ang premyo. Pero nang pagsalitain si Pintado sa mikropono, hindi ko po matatanggap ang premyo dahil hindi lang po ako ang gumawa ng larawan. Tinulungan po ako ng tatay ko. Nanginginig na sabi ni Pintado. Ang tatay ko po ang nagpinta sa nanay na aso. Yung mga tuta po ang ginawa ko. Patuloy pa ni Pintado. Ay, ang nanay pa lang nag-isip ng pamagat na gutom. Natahimik ang lahat? Walang magkapagsalita? Tay, nay, huwag kayong magagalit ha. Kailangan ko pong sabihin eh. Napayokong paumanhin ni Pintado. Umugong ang bulungan sa paligid. May nagalit, may naawa, may napahiya. Pero maya-maya ay biglang may pumalakpak. Ang tatay at nanay ni Pintado. Pumalakpak din ang ibang bata, pati ang mga hurado. Bueno, walang mananalo ng 100,000, dadagdagan ko na lang. Pangako ni Congressman. Magpapatayo tayo ng galeria para sa mga bata. Siyempre, papangalan natin ito sa inyong butihing Congressman. Nakangising sabi nito.
Pero wala nang nakarinig sa mga pangako ni Congressman. Lumakas pa nang lumakas ang mga palakpakan. Humanga ang lahat kay Pintado na mas piniling magsabi ng totoo kaysa tumanggap ng malaking premyo. Nagbigay pugay sila sa kahanga-hangang katapatan ng Batang Pintor. At yan ang kwento natin ngayon. Pintado, ang Batang Pintor. Orihinal na kwento ni Ogie Rivera. Magkakasama natin sa Lights, Camera, Obra ang isang sikat na ilustrador ng mga librong pambata at isang toy maker. Walang iba kundi si Kuya Jomike Tejido. Hi, Kuya Jomike! Hi, Ate Pia! At hello sa lahat ng mga batang Heart Angel! Nako, Kuya Jomike, welcome ha sa aming Art Angel Tambayan. Uy, maraming salamat. At maraming salamat sa inyong lahat sa pag-imbita sa akin dito. Nako, excited nga kami, Kuya Jomike. Ano bang gagawin natin ngayong umaga? Ang gagawin natin ngayon ay ang mga Fold the Bots. Fold the Bot? Yun ba yung mga robot na natutupi? Tama, dahil nakakabuo tayo ng mga laruang robot mula sa cardboard sa pamamagitan ng pagtupi at paggupit lang ng mga to. Wow! Exciting, Kuya Jomike! Balita ko, ang gagawin natin ngayon ay isang Philippine Eagle. Tama, isa itong Philippine Eagle na ang tawag sa kanya ay Buhawi. Wow! Okay, ano mga kailangan natin ihanda? Kailangan lang natin ng foldable toy pattern, gunting, at glue. Yun lang. Yun lang? Wow! Okay, pwede na natin simulan? Ready ka na? O sige, simulan na natin. Lights, camera, obra! Ang unang step, gupitin ang mga pattern sa ating pattern paper at sundan ang pulang linya. Pero, Kuya Jomike, bago ang lahat. Teka muna! Mag-ingat sa paggamit ng gunting, mas mabuting humingi ng tulong sa mas matanda. Tama-tama to, Kuya Jomike. Mga bata, pwede nila itong gawin na mag-isa. Tama, at lalo na ngayong summer, marami tayong oras maglaro ng mga robot at gumawa ng art. Ayan. Ayan. At pag nagupit natin itong lahat, magmumukha itong ganito. Merong mga pakpak at mga disenyo sa ilalim ng pakpak, yung main body at mga braso ng robot. Ayan, buwi naman natin. Okay. Ang susunod, may mga label pala siya, no? Tama, meron itong mga label na nasa mga dilaw na parihaba. At meron ding mga green na linya dito. Ang gagawin natin ngayon, tutupiin lang natin lahat ng mga pattern sa berdeng linya. Okay. Kailangan diretsong-diretso ang pagkakatupi. Madali lang yung paglikha ng mga foldables dahil meron to mga kulay na pwede nating sundan. Oo nga. Parang unti-unti ko nang nakita kung anong magiging itsura ni Buhawi. Yan. Ngayon natupin natin lahat ng gamit, pwede na nating idikit. So gamit ng glue. Idikit lang natin. So ilagyan lang natin ng glue dito sa flap na tinatawag na main body. At pwede nating buuin ang katawan ng agila. Patutuyuin natin to, Kuya Jomike. Tama. Pwede nating itabi muna yan. Okay. Tapos, habang iniintay natin yung matuyo, buuin naman natin yung mga pakpak. Papansin ninyo, merong blue na pakpak at puti. Yung puti, ididikit lang dito sa ilalim. Kung mapapansin ninyo, magkatulad yung dalawang patterns. Kaya pag pinagdikit natin, merong puting mga balahibo dito sa ilalim at blue naman dito sa ibabaw. Para kapag lumilipad siya sa ere, mas maganda, no? Tama. Yan, meron na tayong dalawang pakpak. Okay. Handahan natin itong idikit doon sa main body ng robot. Ito, siguro ito yung na to. Tama. So, susundan lang natin yung mga code gaya ng WR or right wing at ididikit ito dito. Ang galing naman ito, Kuya Jomai. Tapos, ididikit rin naman natin yung kanyang mga braso. Isa dito at isa rin. Ganun lang, Kuya Jomike? Ganun lang yun. Tapos, patutuyin lang natin to. At magmumukha itong ganito. Wow! Yan. Yan na si Buhawi bilang isang Philippine Eagle. Meron siyang dalawang pakpak, isang malaking buntot, isang matalas na tuka, at syempre, dahil foldable ito, pwede itong maging isang robot. Itatayo lang natin siya at ilalabas ang mga braso dito. At siya na si Buhawi, ang bantay gubat.
Ang galing naman yan. So parang meron kang dalawang laruan sa iisang foldabot. Tama. At ang maganda pa dito, kayang-kayang gawin ng mga bata. At meron pa siyang mga kaibigan. Talaga? Sino? Ito. Ito naman si Siklab. Isa siyang SUV o Sport Utility Vehicle. At ito naman si Carrera. Mm-hmm. Yun, sports car? Tama, isa siyang Formula Sports Car. Meron pang mga malalaki kagaya ni Ukay. Isa siyang tractor at magiging isang excavator truck. Ang galing! Sino pa ako dyan, Mike? Ayan, pwede pang dumating yung mga kaibigan niya sa iyong papawid, katulad ni Tutubi. Isa siyang rescue helicopter na nagiging robot din. Kuya Joe Mike, meron din ba silang mga kalaban? Naku, meron Ate Pia. At siya si Lucio. Oo nga. Ba't kanya na itsura niya? Si Lucio ay isang halimaw na gawa sa polusyon. Buti na lang marami sila, no? Para malabanan nila si Lucio. Tama. At masaya rin gawin si Lucio dahil gamit ng kahit na anong mga basura sa bahay, malilikha niya na yung katawan niya. Wow! Ang galing! Naku, Kuya Joe Mike, maraming salamat ha sa pagpunta mo dito at sa pagpapakita sa amin ng lahat ng mga kaibigan ni Buhawi. Tama. Maraming salamat, Ate Pia. O ano, madali lang, di ba? Subukan nyo. Thanks, Kuya Joe Mike. Maraming salamat din. Thank you. Si Buhawi. So, kakalabayan niya. Umalis ka na dyan, Lucio! Gagawa tayo ngayon ng junk robot mula sa mga gamit na abubot sa bahay. Ang kailangan lang natin ay styrofoam, bush pins, plastic cup, beads, fuzzy wires, bendable straw, gunting, botones, super glue, at plastic bottle cups. Yun lang kaya, simulan na natin. Ang unang step, magbubutas lang tayo dito sa base ng styrofoam ng dalawa. Ito. Siyempre, gamit ang push pin. Ayan, may butas na ng dalawa yung base natin. Pagkatapos, ang bubutasan naman natin yung sa baba ng base, yung dito, magkatapat naman siya. Pagkatapos, ang gagawin naman natin ngayon yung sa pinakababa naman, pa-X naman siya. Ayan, meron na rin butas. Ang gagawin na natin ngayon, bubutasan na natin itong base ng plastic cup na maliit kasi dito natin ilulusot yung antena ng robot natin. Ang gagawin natin ngayon, yung mga butas na ginawa natin kanina, lulusotan natin ng fuzzy wires. Pero ang uunahin natin, yung katawan. Lulusutan natin yung mga fuzzy wires. Ang next step natin, lulusutan natin to ng beads. Ang ilulusot ko, yung color blue. Ayan, nalusot ko na siya. Ang gagawin ko naman yan, ilulusot ko na yung binutasan ko kanina. Nakakabit na siya. Ang gagawin na natin ngayon, lulusutan natin to ng mga straw. Tapos, gagawin natin, gugupitin natin yung straw para mas maikli. Para sakto dito. Para na siyang mga paa. Pero siyempre, lalagyan natin takip ng bottled water para yun magmukha talaga siyang paa. Gagawin lang natin, bubutasan natin. Ayan, nakakabit na yung mga paa niya. Mukha na siyang robot, pero siyempre, lalagyan natin ng mata, kaya didikitan natin dito ng botones. Tapos lalagyan din natin dito ng mga botones para sa disenyo. At sa antena naman, lalagyan natin ng beads. Ayan, tapos na ang ating junk robot. Simple lang gawin ka, simulan nyo na rin magbuting-ting. Oras na naman mag-drawing kasama ni Pintado! Pintado, ang ginagawa mo? Ginagawa ka na namang bago, ah. Handa ka na ba?
O sige, pintado ha. Handa ka na ba? Handa na ba kayo? Okay, game! Unang step. Ayan ang kanyang lapis. Gumuguit si Pintado ng isang nakahigang letter D na may maliit na patayong linya sa ilalim. Dalawa. May dalawang patayong linya sa ilalim. Sa ilalim ng nakahigang letter D. Pangalawang step. Gumuhit naman siya ng isang malaking parehaba sa ilalim ng patayong linya. Pangatlong step, tama. Gumuhit naman siya ng isa, dalawa, tatlo. Tatlong bilog. Dalawa sa magkabilang gilid at siyempre isa sa ilalim. Pangapat na step, nakahigang letter V sa bilog sa magkabilang gilid ng parehaba. Tapos, tignan nyo, nilagyan din niya ng bilog ang mga dulo nito. Last step, panglimang step. Gumuguit naman si Pintado ng pahigang linya sa magkabilang gilid ng bilog sa ilalim ng malaking parehaba. Tapos nilagyan niya ng mas maliit na parehaba ang mga ito. May malaking parehaba, may mas maliit na parehaba. Mas puro bilog. Letter V, nakahigang letter D. Oh, nahulaan niyo na ba kung sino o ano ang dinadrawing ni Pintado? Hindi niyo mahulaan ang dinadrawing niyo, no? Maya-maya, hulaan natin sabay-sabay, ha? Sige, game! Linawan na natin ang marker ang mga linya. Maya-maya lamang ay dadagdagan na natin ito ng mga detalye at buburahin natin ang mga sobrang linya. Tapos, syempre, ang pinakapaborito natin, magkukulay tayo maya-maya lamang. Tignan nyo, sa pamamagitan ng paggamit ng marker, nagkaroon ng definisyon ang ating drawing. O sige, maganda na tayo magbura! Bura! Bura-bura! One, two, three! Okay, magkukulay na tayo! Ang napiling kulay ni Pintado ay asul. Tapos orange ang kamay. Ah, alam ko na yan. Parang... Tapos ka na ba, Pintado? Ah, palakpakan si Pintado! At palakpakan ang mga sarili ninyo! Nakapag-drawing kayo at si Pintado ng isang... robot! Ang galing ah! Parang siyang mechanical version ng tao. Ang galing ah. Galing talaga ni Pintado. You're the hand! Simple lang mag-drawing, magsanay para gumaling! Salamat, Pintado! Oras na para magpaalam! Sana'y nagustuhan yung mga ginawa nating obrang mga robot. Matapos gumawa ng mga art projects, anong tatlong M na kailangan tandaan? Opo po! Magligpit ng gamit, magpulot ng kalat, at maghugas ng kamay. Para di magalat sila nanay at tatay sa mga kalat natin sa bahay.